So guys, huwag kayong mag-alala. Kahit anong kulay ni Doggy, ako na magsuspon. Ako pa rin ako gusto nyo rin malaman kung ano yung mga dinadrive ng mga favorite nating artists, celebrities, influencers, vloggers. So guys, I would like to welcome you to another segment of Kachunks. This is Mad Mac Car Review. So what's up mga Kachunks? Great evening, great morning. Morning or evening or afternoon. Maganda kasi tumawag sa akin si Jonah. Sabi niya, bro, sinagot ni Doggy yung car review mo sa kanya. So ako naman, syempre, dali-dali ako. Ang title, binash yung auto ko. Una sa lahat, hindi ko po binash yung auto niya. Nag-comment na ako sa mga auto niya. And yan, sasagutin natin. Yung mga, sinabi niya, yung sagot niya, doon sa comment natin. Okay? Guys, SNOP, DLWJ, this is the Doggy Vlog in 3, 2, 1, let's go! We are back again, guys. Today is another day. May nakita ko, sa email ko, nag-message. Doggy, pa, tingnan mo to. Sorry, Mark Anthony yung ano niya, yung YouTube niya. Nag-comment siya sa mga kotse ko, which is gulat ako. Kaibigan nata siya ni Jonah. Yes. Kaibigan ko si Jonah Rez Jacob. Then pinanood ko, nag-skip-skip ako. Pero yun nga, pag-usapan natin konti yung mga nasabi niya doon. Yeah. Ipapa-wrap ko to. Ipapa-wrap ko siya. Sulit niya sa baba kung ano yung magandang kulay. Kasi guys, like, hindi naman ako nagsawa sa kulay. Pero parang napaka-delicate ng kulay niya. So we're back! Yeah! So gusto ko mag-comment sa ibang mga sinabi ni Doggy sa mga comment natin sa kanya. So, regarding sa pagpaparap ng kotse, unahin muna natin yung kasi yan ang negosyo ko. Doggy, huwag na lumayo. Ako na gagawa ng kotse mo. Ha? Ako na mag-harap niyan kahit anong kulay. Sponsor ko sa'yo yan. Okay, and yes, kaibigan ko si Jonah Rez Jacob. So guys, huwag kayong mag-alala. Kahit anong kulay ni Doggy, alam ko kaya niyang magbayad niya kasi may pera si Doggy. Pero ako na magsusponsor sa kanya. Okay? Yan ang gusto ko sabihin. Sa regarding sa rap mo, ako na bahala dyan, okay? Yun nga guys, so nag-comment na parang nagmumuha ng videos with si Mark Anthony ba yun? Parang sinabi niya dun sa video na paano pagka pinapili ka Corvette o Lambo. Sa'yan, either or kukunin ko pa din Corvette, okay? So regarding dun sa Corvette o sa Lambo, well, it's a... Ang tawag kasi dun is a preference mo yun eh. Kumbaga parang yun yung gusto mo talaga. So pag tinanong si Doggy kung Lambo, if given a chance, given a Lambo for free ah, Lambo or Corvette, he'd still stick with the Corvette. Bakit? Practical si Doggy and wala naman tayong doon. Salutes kung ano kung Corvette pa rin, ibig sabihin you stick with your grounds, you stick with your Corvette. Pero sa akin lang, for most people like me na ordinaryong tao, I would always choose Lambo over anything else. Yun lang yun sa akin. Pero syempre, opinion niya yun, choice niya yun, so wala tayong magagawa rin mga kachabs, di ba? So yun lang yung ano ko, yun lang yung comment ko dun sa ano niya, dun sa Lambo or sa Corvette. He chose the Corvette. First thing first sa akin kasi guys, ito. Pag kukuha ka ng sports car, it's all about yung pyesa. Doon na natin pag-usapan yung pyesa. Kasi pag kukuha ka ng moderate car, yung normal, huwag nyo na ano yung pyesa. Bilhin nyo na kasi pag saan nyo, yung pyesa ba, mahal ba, yun, ganyan, yung pyesa saan makakal. Kasi hindi nyo naman ibabangga yung kotse. So yung pyesa nun, I mean either or, hindi nyo kakailanganin masyado. With regards naman sa ano sa sinabi naman niya na kung ang pag-uusapan naman is yung mga ordinary cars. Ordinary cars, ito yung ano niya, layman's term niya. Yung kotse na affordable, yung kotse na kahit sino pwedeng bumili. Ayan yung may mga zero interest, hindi zero interest, may zero down payment, yan yun. So tama naman yun, syempre. Which, bili mo na lang kasi hindi mo naman siya ibabangga. Hindi ka naman, pwede pagbila ng kotse, tapos bakit? Ibabangga ko lang, di ba? Hugo! Barilin kita sa mukha eh! Diba? So yun yung sinasabi niyan. So don't get me wrong, tama yung sinasabi niya na yun, okay? So yun yung comment ko dun ha, don't get me wrong, huwag kayong baka mainis kayo sa akin kasi syempre, si Doggy yan, tama naman yung sinasabi niya, okay? Pero pagdating sa sports cars guys, yung pyesa napakamahal. Sabihin natin, Dogs, ba't ayaw mo ng Lambo? First thing first, hate na. Maganda Lambo, pero napapangitan ako, you know? Like, maganda siya pag tinignan mo, pero para sa akin, pagka you own one, di ako nagaganda. So si Doggy lang ang kilala ko na hindi mahilig sa Lambo. Kasi siguro as a child or sa mula nung bata ako, so, tanda na ako eh. Nung araw, matatanda, di ba?
ang alam ko lang na kotse, basta pag sinabi mo na ano na kotse, gusto mo ng kotse? Oo, you pull up. Hindi si either Ferrari o Lambo. Pero I'm sure in time, when he grows older, more matured, yung, basta bibili rin niya ng Lambo. Bibili ka rin ng Lambo in time, pero siguro, alam mo yun, wala pa sa sarili mo eh. It will take time eh. Pero in time, pag nasabi mo na, shit, sige, I made it, I'll go for the Lambo. Paano mo sabi? Believe me, every successful people na nakilala ko, it's either Lambo, Ferrari. Gusto nila yan. Okay? So yun yun. Hindi ko sinasabi na mali siya. Ang sinasabi ko lang, in time. Sa ngayon, wala pa sa kanya. So, pag pinagtabi mo saan, Lambo or Corvette, syempre mas gwapo Lambo. But sabi mo, bibigyan kita ng isa, Lambo or Corvette. Kukunin ko yung practicalan tayo guys, Corvette. Kasi bakit? Pagkasabi na nasiraan to, padayin mo na Chevrolet, hindi mo na problemahin yung pyesa. Sila nang bahala dun. Now, sabi natin, ito pinakamaganda example, Bentley. Bentley kasi guys, like, sabi natin dito sa Pilipinas, sabi natin, below 100 lang meron ng Bentley. Sabi natin, 2020 Bentley, o 2019 Bentley. Sabi natin, around 100 below lang meron dito sa Pilipinas. Pag kukuha ka ng pyesa nun guys, like, super hirap. First, super mahal. Tapos pag ipapagawa mo, mahal. O, iba pa yung labor. Mas mahal yung labor pagdating sa mga sabi natin. Hi. Yes, yes. Regarding sa Bentley, yes, I don't advise people to get a Bentley. Kasi, first of all, sobrang mahal siya. Hindi naman sobrang mahal yung mismong kotse. Sobrang mahal ng paggawa sa kanya. Like, I spent around, nung una siyang nasira, I spent, sabihin ko lang sa inyo yung, ano, yung straight up, not to brag or whatever, ayoko lang na matulad kayo sa akin. Ako kasi sobrang Bentley lover ako, kaya ako binili siya. Pero kung hindi, I won't be getting a Bentley. Kaya sobrang komportable ko sa kanya. Lagyan ko yung 22-inch na rims, which is hindi siya made para sa ganun. So marami siya nagiging sira. Like yung bubong niya, it cost me around 1.5 million pesos. Yung suspension niya, dalawang beses ko na siyang ano, dalawang beses ko niyang pinalitan. Yung una, it cost me 600,000. Now, it cost me 300,000 kasi bumigay ulit siya. So, if I were you, huwag ka na kumuha ng Bentley. Pero kung gusto mo talaga ng Bentley, parang ako, kuha ka kasi sobrang komportable. Pero kung gusto mo ng practicality, sabi mo nga, Doggy, gusto mo ng practicality, get other supercars. So, yun lang yung advice ko sa'yo. Tama ka, sobrang mahal ng ano nun. Sobrang mahal ng maintenance din nun. The Bentley cost around 18 to 23 million pesos. Depende sa mileage, depende sa condition, depende sa status niya. Pero yun yung mga gusto ko at ayoko sa Bentley. Okay? So yun, okay? Nakita mo yung Dodge Challenger guys, sinabot tayo ng 12K para lang sa change oil. Tapos konting check-check doon kung may natamahan. Ano mo yun? The heck, man. Sa Mirage, yung change oil na Mirage is sinabot ako 3 to 4K. Like 3 times yung presyo niya. Isipin mo pa kaya pag Bentley, Lambo, Ferrari. Yes! The cost for the 50,000. Legit yun. 50,000 sa Ferrari mismo. The Bentley, 96,000 pesos ang change oil niya. So, practicality kasi laging pinopoint out ni Doggy. So, I have no questions with that. Pero, sa akin kasi, gamitin mo siya, di ba, pa-change oil ka. Every 3 years, you need to change your tires. So, medyo magastos lang siya. Pero, syempre, yung liberty na meron ka, nagaling ka sa wala, tapos meron ka niyan. And, pareho ni Doggy, nagaling sa wala, tapos nagkaroon na... Every time na lalabas ka, makikita mo yung mga dream cars mo. It's a different story. I know, ganun din yung nakakamdaman niya. At para sa lahat, never stop dreaming. Okay? In retirement plan, sabi natin na okay na lahat talaga. So mag-Ferrari, that's a good point lang. Kasi, parang ayun yung target na kahit anong tao. Pag may Ferrari ka, oh shit, eto na yung parang the end game natin. Tumpak! Yun yung every boy's dream na, oh shit, naka-Ferrari ka. And especially yung mga katulad natin na galing sa wala. Ako galing ako Tondo, ikaw galing ka na Antipolo, which is taga dito ako ngayon. Na makikita mo yung sarili mo na nagdadrive ng Ferrari. Yun yung sinasabi ko kanina na dadating yung point na bibili ka rin ng Ferrari. Hindi man ngayon, pero I know, bibili ka pa rin ng Ferrari. Okay? So yun lang yung sinasabi ko. One day, that day will come. Doggy dog, yeah! Diba parang, sana lang pa sa bahay guys, kasi kahit sabihin mo nakatingan lang ako sa tent, basta lang katapot. Yan talaga voice code eh. Wala pa kayo alam sa bahay mo, basta magaganda ang mga kotse mo.
And yan din yung gusto ko i-advise kay Doggy, especially bata pa siya na yes, sundin mo muna si Chicks, tama si Chicks doon. Ako, it took me sobrang tagal bago ko naisip na bumili ng bahay. Kasi tandaan mo, pag bago yung bahay mo, syempre, ako sabi ko nga, ang kaya ko lang ayusin sa bagong bahay na ginagawa ko is yung garahe. Kasi yun lang yung gusto ko talaga eh. Get a house. Kasi madali na yung kotse pag nandyan na yung bahay. And that's the power of investment over liability. So, kotse liability yan. Pero syempre, boys will be boys. It's over cars, over anything else, di ba? So, ang advice ko lang, get a house first, then continue mo yung ano mo sa cars. It took me sobrang tagal bago na-realize I need to buy a house, dream house. So, I think you can buy your dream house naman eh, with what you earn right now. Okay? Advice lang yan, kuya, advice lang. I'll see you soon, punta ka dyan sa bahay mo. Kukuha ng auto mo para irap. Okay? I got you, bro. Titipid ka lang. Ayan, nagtitipid. Praktikalan din. Tipid. Ayun ang gusto ko, guys. Kaya gusto ko din yung Corvette. Sabi natin, pag pinagtapat mo Lambo to Corvette, I mean, tanga na yung Dodge nga lang eh. Isipin mo yung Dodge, guys, ha. Balikan, Pampanga to Pangasinan. Magkano yung kinasulina natin nun dyan? 3K daw. Pa! So, syempre, binanggit mo yung ano, brother, yung Corvette and yung Lambo. Yeah. We understand. Pero, bro, the Dodge will be the Dodge, bro. Dinala ko yun. Sa'yo, 3K. Doon sa pinuntahan mo. Ako, 700 kilometers mula Kainta hanggang Isabela, 5,000. Ganon katindi yung Challenger. Kasi kapag ka pinag-usapan natin Challenger, brother, kung meron tayo isang common ground na kotse, marami tayong pagtatalo ng kotse, kapatid. Pero pagdating sa Dodge Challenger, that's the car of all cars para sa ating dalawa. Kasi we both love our Challengers. You call your Challenger a name. I call my Challenger the Beast. Yun yung tawag ko talaga. So pagdating sa Challenger, no questions. Wala tayong pagtatalunan dyan. Ang pinagtutulunan lang natin, mga supercars and all. Pero pagdating sa Dodge, it's a baby, bro. Baby! Experiment to, guys. Corvette, Lamborghini. Bibigyan kita ng Corvette or Lamborghini. Ano yung Lambo, pare? Para walang pwesto sa Pilipinas yun. Oo. Oh, yun nga, parang walang pwesto, guys. Paano mo tatalunin yung sistema? Di ba? Hindi nga pwede. Puta nga na yung engine na V12 ata yun. So regarding the Lamborghini, yes, may V12 siya. Siya yung mga high-end na Lamborghini. Alam naman natin na yung LT740 na Gallardo is V8. The Aventador is V12. The Huracan is V10. The Murcielago is V12. Yan yung mga V12, V8 natin. Pero in regards with the streets naman dito, may height control naman siya. So, pwede siyang tumaas siya bumaba. And syempre, babalikan natin yung sinabi mo, Doggy, na practicality, sobrang mahal pa rin talaga. So, okay na yung Corvette. Maganda naman yung Corvette, di ba? Bubong lang talaga ayoko sa Corvette, pero okay na yung Corvette, brother. V10, 5.2 liter. Paano yun gagamitin mo? Guys, now, may fans tayo dyan na kaya bumili ng Lamborghini. Yes, man. Kung dream car mo to, huwag kang mawalan ng gana. Bili mo pa din. Dream car mo to. Everyone have their own dream car. Yes. If you have a dream car, kahit ano sabihin ko, kahit ano sabihin mo ni Doggy, kahit ano sabihin ng kahit sinong tao, kung yan yung dream car mo, yan yung dream car mo. Always follow your dreams. Never ever stop dreaming. Kung yan yung gusto mo, yan yung bilid mo. Okay? Para sa akin kasi, guys, McLaren talaga. Ito yung dream car ko, guys. McLaren 600LT. Pinaka-favorite kong kotse sa lahat. Patingin ko wala na mas gaganda pa dyan. Dyan tayo nagkasundo, Doggy Boys. I think the McLaren is better than the Lambo and the Ferrari. No hate or whatever. Pero for me, it's much comfier. Mas technical yung loob niya. Mas drivable siya. Mas tipid siya sa gas. Mas maganda yung technology niya. Tsaka sa mga quick turns, mas maganda yung ground clearance niya. Tsaka aerodynamic ng McLaren. How do I know? Kasi I had the chance to drive a C12, yung mas luma. LT600 tsaka LT720 is mga bago na yan. Ang na-drive ko yung 2008 na C12. Grabe na yan. Hindi pa ako nakasakay dyan sa bago ngayon, pero paano pa yung mga ganyan, di ba? Yung Senna, oh my God. Pero bro, dyan tayo nag-asundo, yung McLaren. I love the McLaren, bro. For me, yan din yung pinakamaganda para sa akin, okay?
Sige, dog, bibili mo ba yan? Hindi, hindi ka ito bibili. Focus tayo sa bahay. So, hindi na ako kukuha ng kahit anong kotse. Pagka umabot tayo ng 5 million sub, syempre kayo ako mag-ano sa inyo. Dog, isa ng 5 million sub, kukuha tayo. Pero, sa ngayon guys, ha? Ferrari ka. Hindi ako pe-Ferrari ka. Sabi sa'yo, bibili ka ka ng Ferrari o Lambo eh. Lambo, hindi naman sa hit na hit ko yung Lambo guys kasi talaga hindi ko nakikita kung paano ko yung gagamitin eh. Napakababa ang tataas ng hamon dito sa Pilipinas guys. Promise, yung adrenaline rush ng Lambo, even though hindi pa ako nagkaroon ng Lambo, nakapag-drive pa lang ako, iba, you'll know kapag ka meron ka na. Promise, you'll know kapag ka meron ka na. Idol kita eh, kayang-kaya mo yan. Yung nga masabi ko lang doon kay Mark Anthony, kahit sabihin niya sa akin, paano pag pinagtabi mo tol yung ano yung Lambo, pati Corvette, kukunin ba yung Lambo? I mean tol, sa akin Corvette talaga. First thing first, pyesa. Pagka high-end car na, pag-usapan na rin natin yung pyesa, saan mo kukunin yun? Di ba? Saan mo? Sabi natin pag may Bentley ka, hindi ko alam kung sino may Bentley dito, wala pang kilala may Bentley. Ah, mayroon siyang Bentley! Ay, may Bentley pala siya. Paano yung pag nasira? Saan siya kukuha ng pyesa nun? Yes. Kayo na pang binabanggit yung Bentley, yes, I own a Bentley. And pyesa, huwag kang mag-order sa, since I'm blessed to own such cars, huwag kang kukuha sa Great Britain. Sobrang mahal. So, pag nakita mo yung video ko, alam ko kung may oras ka, tingnan mo yung video ko, na pumunta ako ng Dubai. Kasi sa Dubai, may mga tao ro, no? May mga bata ro, na pagka bili ng kotse, wasak agad. So, palit agad sila, so doon ako kumukuha. Mas mura siya kahit saan dito sa mundo, mas mura sa Dubai kasi sobrang salbahe ng mga tao magmaneho ron. Oh, I'm not against Dubai, sobrang gusto ko sa Dubai ha, baka mababanta ko dyan ha. So Dubai, doon lang makakuha ng mga mura mga piyesa ng kahit anong supercar, okay? Tip lang yan. Ano meron siyang ano, shop eh pare? Ah, meron siya shop? Siguro kumukuha siya sa ibang bansa. Buto, isipin mo, kuha pa sa ibang bansa, di ba? Hassle pa yun. Pero doon ka naman talaga to mama, hassle din talaga kapag ka pumunta ka ng ibang bansa para bumili ng piyesa. Pero siyempre, that's the price of having these kinds of cars. So, ganun talaga eh. Kumbaga, kung saan ka makakamura na makakuha ka ng piyesa mo kaysa bumili ka rito ng 300,000, doon 150 lang. So, nakapag-ikot ka pa, diba? So, yun lang yan. Pero tama ka ron, hassle din talaga kapag kukuha ka sa ibang banda ng piyesa. Pagkadating sa akin, praktikalan tayo, praktikalan. Oh, the more expensive the car, the more expensive yung maintenance. Ang ina mo yung Dodge, 12K, 14K yung maintenance. Ang ina mo yung Ferrari, 50K. Oo nga, oo. Hindi ako 50K, sabihin natin around dun. 49,999. Yes, yun ang medyo masakit sa... masakit sa mga supercar, yung mga maintenance sila kasi magpapa... Gawa ka lang, syempre, sa Ferrari mismo, it costs you around 50,000. Actually, lampas pa, hindi siya 49 plus, 50 plus siya. Pero sa Bentley, sabi ko nga kanina, 96,000 pesos. So, mabigat din talaga, pero yun talaga, yun talaga, yung pinili, gusto mo yan, di ba? Gusto ko yun, di ba? So, yun talaga, that's the price we pay for our expensive cars. Yun talaga. If ever go Italian car, Alfa Romeo, I think. Or, pagdating sa European, Alfa Romeo, Mercedes, BMW, Peugeot. In regards with naman European cars, BMW never had one. I had the Mercedes-Benz, the C63 na AMG. So, maganda yung car. Luxury car, takaw tingin. Sa akin kasi, mahilig ako sa black. Luxury car, takaw tingin. Powerful, 6.3 horsepower, 6.3 liter siya, V8. Maganda siya, maganda performance. For me, ha, dalawa pala naging best ko. Yung una, yung sobrang luma, yung 1989, mga 1990. Tapos yung last ko, yung kadidispose ko lang. Yun, maganda. For me, ha, Benz. Kahit Porsche, hindi ako nagaganda sa Porsche. Hindi ko alam bakit, may something siya na hindi talaga ako nagagandahan. And please, huwag ka na mag-Porsche. Oo, tama ka, ayoko ka ng Porsche. Hindi ko alam, mukha siyang frog. Mukha siyang palaka. Yung ilaw niya, hindi ko alam ha, pero bro, don't get me wrong ha. Minsan, yung 911 Turbo S, Ferrari rin ang presyo eh. Pero mahilig siya yung mga Chinese eh. Pero ako, hindi ako mahilig sa Porsche. Pero tayo dyan, dyan tayo nagkasundo brother. Yung Porsche, hindi ko rin trip. Ayun ang masabi ko, ang sagot ko dun kay Mark Anthony. First time ko pinanood yung vlog niya, basically. In the end of the day, nakita ko kasi punta kami sa isang hilig, is that yung kagustuhan namin kotse. Yes, brother. Yun yung common grounds natin, which is cars. You're into cars, I'm into cars. So, galing tayo pareho sa wala. So, alam mo yung mga... We start from the bottom, now we're here! That's what I'm talking about, bro! So, yun yung common grounds natin. Siguro kaya mo rin siligot to kasi na nakita mo na meron tayong common grounds.
not me na parang nag-feeling na kaya mo ako napansin. Siguro nakita mo lang talaga may common grounds tayo. So, saludo sa'yo, brother. Saludo sa'yo. Saludo, saludo. Pero may Bentley pala siya, no? Tagana yung kamali ng putang. Ayun kasi luxury car yun, eh. Hindi yung supercar, eh. Rolls Royce sa atin. Rolls Royce din! Hindi ako masyadong nagagana sa Rolls Royce kasi mukha siya pang patay yung ano, porma. Oh, doon ako na-hurt. Grabe ka naman, dogs. Hindi naman pang patay yun. Baka ang iniisip mo talaga yung Phantom. Yung Phantom kasi masyado siyang boxy. Sobrang haba niya. I got the Ghost. Yung Ghost kasi parang medyo mas baller ka. Tapos lagyan mo ng 24 na mags. Parang T-Pain. Parang Mayweather. Parang Chris Brown. Yan yung ano, yan yung. Kaya ako kinuha yung Ghost natin. Huwag mo naman sabihin ano. Ginawa mong karo eh, ha? Ang tindi mo, ha? all love, bro. Kumbaga, perception mo yan ako. Gusto ko naman talaga yan. Black pa yun, no? Baka may patay nga sa loob, ha? So, sana. Hindi, pupunta ka dyan sa inyo. Daling ko yung rolls. Kapag nagawa na, daling ko dyan yung rolls. Tapos, tignan mo kung pampatay talaga o pambuhay, di ba? Kaso pag nakikita ko yung kotse ko, ay puta kita. Pag nakikita mo yung kotse ko, ako magsisisi. Pak! Yeah! Yan yun. Yan din ang pinag-aaway namin ng asawa ko. Kasi every time na bibili ang kotse, ano lagi na sinasabi? Last na to. Last na. Ano sabihin nila? Lagi na lang last! Bumili ka ng bahay, ganito ganyan, bla bla bla! So yun. Advice, magbahay ka muna. Natumulod sa akin, puto, tempting na yun ako bago ako nakaisip bubli bahay. Magpagawa pala ng bahay, di ba? Ang mabata ka, magbahay ka naman. Dali na yung auto, bro. Punuin mo yung garahe mo ng lahat, supercar, di ba? Isang malaking super SUV, di ba? Makakaya-kaya mo yan, bro. Yeah! Dog yan eh! So yun, hindi ko nung pinagyayabang yung coaching na doon. To be honest, hindi ko siya pinagyayabang. Pinapakita ko lang sa inyo ano yung experience na someone na walang kahit ano noon. Ngayon na, alam mo yun, nakuha ko yung kagustuhan ko, yung dating hinahangad-hangad ko lang. Yan ang pinakamasarap na pakiramdam. And I feel you, bro. Walang hiningi, walang binigay, walang pinaremyo, wala lahat. It's all about hard work, perseverance, right decisions and all. So, doon ako humanga sa'yo, Doggy. So, yung dating wala, di ba? Inuulit-ulit ko kanina pa, dating wala. From rags to riches and all. Ikaw, ako sa front row. Ikaw sa streaming, sa YouTube, and common grounds natin. We both love cars and all. Pero bottom line is, nakuha natin yung gusto natin. At ang sikreto, huwag na huwag kang susuko. Tama? Always go for the goal. Pag nagkamali man kayo, huwag kayong magsisi kasi matututo kayo sa lahat ng bagay. So maraming salamat, Doggy, sa pag-review mo dun sa ni-review ko. Alam ko marami pa akong mali dun at yun yata yung unang review ko sa mga sakyan, so hindi pa ako sanay. So salamat kasi napansin mo siya. And saludo kay Doggy dahil sa hard work niya. Naging janitor siya and all. Ako naging service crew ako, naging ng McDonald's, ng Red Ribbon. Then nagbenta ako ng mga bibingka, nagtinda ako ng barbecue, nagtinda ako ng sa palengke. And now, kung ano man yung buhay namin with Doggy, me, hopefully makita ko siya after ng ano, pupuntahan ko siya after this quarantine, makita kami. So, we can talk about our common grounds pa. Kung ano pa yung pwede namin ano, para makatulong din sa mga tao. And maraming salamat sa mga nanood. Idol natin niya si Doggy. Sana more cars to come. Pero bahay muna kasi baka magalit si Chicks. Okay? So with that, sana may napala kayo and sana nagustuhan niyo yung sagot ko kay Doggy. Kahit paano, don't forget to like, subscribe, hit the notification bell, and always remember, basta chubby, yummy, we out. Chubby out. Stay at home. Let's go!